Jubilito TV Official. Hey, what's up mga kabagis? Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video. Pero bago ang lahat, mga Kalingap at kabagis, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate The Vlogs at kay Kalingap Rab. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat mga mom and sirs. So ito na nga mga Kalingap at kabagis, no, for today's reaction video, continuation lang po ito dahil alam naman po nating napakainit sa mundo ng Kalingap. Ito nga pong pagbibigay ng barangay magang ng barangay protection order dito po kay Rina and at the same time po ay kay Roda Mix Vlog, dahil alam naman po natin ang nangyari nung nakaraan nung ito pong pumunta si Lolo Nestor sa bahay ni Roda Mix Vlog ay medyo hindi po maganda ang approach at hindi po maganda ang kinalabasan nito pong pagkuha po kay Rina. At dito po mga Kalingap at kabagis ay may mga revelasyon at may meron po tayong mga natuklasan na patungkol po dito po sa pagkaka-registered sa NSO or yung sa birth certificate po, no, mga Kalingap at kabagis ni Rina, na kung saan mga Kalingap at kabagis dito po natin natuklasan na ito palang si Rina ang nakapirma pong nakapirma po sa kanyang birth certificate bilang tumatay yung ama, ay ito po palang si Lolo Nestor. Kaya siguro mga Kalingap at kabagis, napakalakas po ng loob ni Lolo Nestor na bawiin po ito pong si Rina, dahil alam niya po sa kanyang sarili na siya po ang nakapirma sa birth certificate, mga Kalingap at kabagis. Well, hindi po natin masisisi ito pong si Nanay Melanie ng mga pagkakataong irerehistro po itong si Rina at ang kanyang birth certificate, dahil hindi naman po natin talaga alam ang totoong istorya kung bakit po nauwi sa ganung klasing setup na ito pong si Lolo Nestor ang nakapirma sa birth certificate kasama nga daw po yung nanay, no, mga Kalingap at kabagis. Kasi parang tumatayo ngayon, itong si Rina ay kapatid ni Nanay Melanie, kung ang pag-uusapan po natin ay yung patungkol sa kanyang birth certificate. At dahil nga po dito, mga Kalingap at kabagis, ay naungkat, napag-usapan sa barangay, ito nga pong legalidad. Legalidad ng kustodiya dito po kay Rina, dahil nga po sa issue patungkol sa birth certificate. At dito nga sa pag-uusap ni Kuya Val Santos Matubang at ni, siguro po kagawad po ito ng barangay magang, ay na-discuss at napag-usapan nga po nila ito pong usaping ito. Kaya ito po yung gagawin po natin ng reaction video, mga Kalingap at kabagis, no. So ito, without further ado, pakinggan po natin at panoorin yung naging usapan po ni Kuya Val Santos Matubang at ito pong si Kagawad. Kung magreklamo sila, kanino, sa kay Ruda ba o sa amin o sa ina? Ilolo yun eh. Isa sa magreklamo ko sakali, di ba? Sabi ko nga sa'yo, logically, anak si Rina nung, anong pangalan nito? Ni Melanie. Ni Melanie? Mm-hmm. So, ang pagkakamali lang ni Melanie, hindi niya alam na ipinarehistro nung lolo na ang lumalabas na magulang ay yung lolo tsaka yung lola. Ayun, nakita niyo yun mga Kalingap at kabagis, yung ginawa ni Lolo Nestor. Dito pa lang sa part na ito ay parang tinanggalan niya na ng karapatan si Nanay Melanie dito po kay Rina. Although sabihin man natin si Lolo Nestor ang nag-alaga, nagpalaki dito po kay Rina, pero ito po ay isang napakalaking kamalian na ginawa po ni Lolo Nestor, no. Bakit tatanggalan mo ng karapatan ang isang ina in regards po sa kanyang sabihin nating legalidad para po masabing sa kanya nang galing ang batang ito, no? Pwede mo namang kausapin ang iyong anak regarding sa birth certificate na yan. Bakit Lolo Nestor ay pinirmahan mo at hindi pa alam at hindi pa aware itong si Nanay Melanie dito po sa nangyaring ito sa kanyang birth certificate? So pagpatuloy po natin. Yun lang. Paano tumalabas sa birth certificate kapatid ni Melanie Serena, di ba? Ang tunay naman talagang ina si, ano, si Melanie. Yung ba ginawa ng lolo na sila ang nag-rehistro sa bata? Tatanungin ko yung mga kaibigan nating attorney kung ano ang pwedeng gawin. Mm-hmm. Pwede naman daw yung late registration
But siyempre, speaking of technicalities, legal na usapin na yan. Medyo mabigat yan. Kasi ang put... Kasi mga kaligapat kabagis, once na na-registered na ang iyong birth certificate sa Philippine Statistical Agency, Philippine Statistical Office, PSA ba yun? Tama. Philippine Statistical Agency. At may mga certain individual na ang nakapirma dyan, ay talagang napakarami or talagang madugong labanan sa pag-aasikaso po ng papel yan, mga kalingapat kabagis, no? Kung sakali mang magkakaroon ng late registration, bakit nagkaroon na ng birth certificate in the first place nung una pa lang, eh bakit ire-registered ng late? At pwede rin naman po siguro, mga kalingapat kabagis, na ipa-DNA itong si Rina para once and for all magkaalaman talaga kung sino po talaga. At kahit alam naman po natin na talagang ang biological mother ay ito pong si Melanie, ay isa rin po itong masasabi nating ebidensya na pwede po nilang ipaglaban sa korte. Kung sakali man makakarating po ito sa korte, mga kalingapat kabagis, na sa tingin ko po, ay hindi na po siguro paaabutin ni Lolo Nestor ito sa korte, na kung saan ay talagang madugong gastusan ng kanyang maaabot dito. Pwera na lang, once again, mga kalingapat kabagis, eh kung meron na naman mga individual na mag-uudyok or magsasabihin nating magsusulsol kay Lolo Nestor at sabihin na nating magpipinance para po gawin ito yung mga ganitong klase ng legal matters, no? Napakadugo po nito, mga kalingapat kabagis, pag ito po ay umabot na po sa korte, no? So pagpatuloy po natin. Ito di vista namin dito, nasa tamang kamay yung bata. Tama. Kaya yun ang naging action ng barangay para at least ma-relax yung bata. Actually, pag na nakita nga namin dun sa sitwasyon niya kay Roda, okay naman yung bata. Nakakapanood ng TV, nare-relax. Minsan nagbabasa ng mga pinag-aaralan sa school. Ang importante dyan, Kuya Bal, eh, gumaling yung bata. Oo. Tama yun. Alam niyo, mga kalingapit kabagis, ang hindi ko po kasi maintindihan kay Lolo Nestor nung una, nung ino-open pa lang itong usaping ito na aalagaan itong si Rina sa ng Team Kalingap, ay napaka-open niya, mga kalingap at kabagis, no? Wala daw problema, wala daw issue. Pero nung dumating na po sa puntong ito pong si Rina ay medyo tumatagal na po sa poder ng Team Kalingap, ay hindi ko po alam kung ano po ang nararamdaman niya na kung saan ay parang gusto niya nang bawiin itong si Rina at muling ibalik sa kanilang bahay na kung saan noong mga panahon na yon. Ay alam naman po nating nag-undergo siya ng psychological treatment, no? At ayan na, nakailang beses na balik kay Doktora Escuadra at lastly kay Doktora De Los Reyes. At nakita naman po natin ang improvement, di ba, mga kalingapat kabagis? Hindi ko po alam kung bakit lagi pong ini-insist ni Lolo Nestor na parang mas makakabuti kay Rina na doon siya sa poder ng kanyang lolo, which is nakikita naman po natin, mga kalingapat kabagis, every time na pumupunta po itong si Rina dito po sa Dalnak kila Lolo Nestor ay kakaibang istorya po ang nangyayari kay Rina na kung saan ay bumabalik siya sa parang dati niya at nawawala po yung saya or ngiti sa kanyang mga labi, no? Pagbalik kay Roda Mix Vlog, kung ano naman, parang nag-delusional na naman si Rina na kung ano-ano na naman ang kanyang mga sinasabi. Diba? Maaling kapat kabagis, hindi ko po maintindihan kung bakit talagang pinagpipilitan po ni Lolo Nestor yung gusto niyang mangyari sa kanyang apo. Na kung saan, ay wala naman pong ginagawa ang masama. Walang ginagawa masama ang Team Kalingap. Bagkus ay talagang ini-enhance pa po ang capability ni Rina dito po sa poder ng Team Kalingap. Yun lang naman, maaling kapat kabagis, na plain as simple, diba? Napakalinaw po na wala pong ibang hangad ang Team Kalingap kung hindi mapabuti po ang kalagayan ni Rina. Na kung saan ay, hindi ko po alam kahit ano po sigurong paliwanag ang sabihin o iparating kay Lolo Nestor ay hindi niya po magigets itong mga ganitong klaseng bagay dahil po sarado na po ang kanyang pag-iisip. So pagpatuloy po natin. Pinaka-punto di vista natin dito, yung pinaka-bottom line natin is gumaling si Rina. Correct. And siyempre habang lumalaki, at makilala na ba niya yung tunay niyang magulang, nawala na siyang agam-agam na bumalik ang sakit, ganito, ganito. Kasi ang sabi nga nung psychiatrist, tamang atensyon ang dapat ibigay kay Rina. Correct. Nakakainom, nakakainom, maayos.
And yung environment niya, nakakalubilo niya yung ibang tao na walang nararamdamang takot at walang nararamdamang, kumbaga, pagkatubili na makapunta na naman doon. Kasi nakita ko kay Reyna, parang nagagalit siya pag inaaway si Ate Roda eh. Si Roda. Oh, kita niyo mga Alingapad Kapagis, no? Nakakaramdam na ng galit itong si Reyna pag ito pong si Roda Mix Vlog naman ang naisasalang sa ganitong mga klase ng issue. Which means, mga Alingapad Kapagis, si Reyna po ay komportable kay Roda Mix Vlog. Vlog? At least doon pa lang nakita mo na may pagbabago sa attitude ng bata. Oh, tama. So yun na, mga Alingapad Kapagis, no? Ito, Lolo Nestor, no? Panawagan ko lang po ito. Sana kung mapanood mo man itong reaction video kong ito, ay sana po ay huwag mo pong masamain, no? Lolo Nestor, no? Dahil iisa lang naman po ang mithiin. Yung mithiin ninyo, yung mithiin ng Team Kalingap ay isa lamang po patungkol kay Reyna, no? Ito po yung tuluyan siyang gumaling. Kung hindi man sabihin na natin, kasi may mga nagsasabi, si Kalinga Prab mismo, nasabi niya na to, na talagang yung pag-develop ni Reyna as an individual is parang na-reach niya na po to the highest point, ika nga. At alam naman po natin na marami rin nagsasabi na ito pong si Reyna ay late development. At ang panalangin na lang po ng mga netizens ay magkaroon pa kahit papaano ng konting improvement. Kasi alam nyo, high expectancy po ang nararamdaman ko po sa mga sumusuporta po kay Reyna, na kung saan ay ine-expect nila na one of these days, mga Kalingap at Kabagis, ay talagang magkakaroon po ng himala na ito pong si Reyna ay talagang 101% na makakausap mo as a normal individual po, mga Kalingap at Kabagis, no? Hindi po sila nawawalan ng pag-asa in regards po sa paggaling or pag-develop pa more ng mental stage ni Reyna. Yun lang naman ang mithiin, mga Kalingap at Kabagis. At kung mapapansin ninyo, no, labis-labis po ang naitulong ng Team Kalingap dito po kay Reyna at kay Lolo Nestor, mga Kalingap at Kabagis, no? Napaka number one na naitulong dyan yung pabahay. Diyos ko po. Ang laki ng nagastos, Lolo Nestor, sa pabahay. Tapos yung pagpapagamot, kada punta kay Doktora Esquadra, magkano ang binabayaran. Hindi pa kasama ang gamot dyan. Tapos nung bandang huli, kumuha pa ng mas expert. O diba? Nag-second opinion kay Doktora De Los Reyes. O diba? Tapos, ang daming nagmamahal kay Reyna na mga solid Reyna fanatics. Hindi lamang po sa Pilipinas, ha? Sa buong mundo po, mga Alingap at Kabagis, marami ang nagmamahal at naghihintay ng malakihang pagbabago dito kay Reyna, no? Mga Alingap at Kabagis, no? Kaya sana, Lolo Nestor, dun pa lang, i-take consideration mo na yon, at huwag na tayong kwan, huwag na tayong gumawa ng mga bagay-bagay na alam nyo, pag nakikita ni Reyna ay matatanim pa po sa kanyang isipan, no? Dapat lang po sana maging masaya na lang po tayo kung ano man yung mga achievements na nare-receive ni Reyna sa mga pagkakataong ito sa loob po ng Team Kalingap. Ikaw na rin na nagsabi noon, Lolo Nestor, na ang iyong suporta mula ngayon hanggang noon, hanggang sa dulo, naririnig ko yan palagi pag ini-interview ka ni Kalingap Prab, ay nasa Kalingap. Sana naman ay panindigan po. Panindigan po ang inyong pangako sa Team Kalingap na talagang ang suporta po ninyo ay hindi magbabago. At hindi man masisilaw ng ibang individual dyan na may ibang pakay or ibang layunin pagdating po sa estado ng buhay ni Reyna. Kayo, mga Kalingap at Kabagis, ano pong masasabi ninyo dito po sa revelasyon na ating nalaman patungkol po sa nakapirma sa birth certificate ni Reyna na ito palang si Lolo Nestor ang parang lumalabas na biological father, kasi siya yung nakapirma eh, mga Kalingap at Kabagis, no? Which is in legality, pag legal na proseso po ang pag-uusapan, ay talagang kung ipaglalaban ni Lolo Nestor ang birth certificate na yan, ay parang lumalabas na siya po ang talagang tatay. At si Melanie, kapatid po ni Reyna. Lagay nyo lang po yan sa ating comment section, mga Kalingap at Kabagis.
So yun na nga mga aling kapat kabagis, muli maraming maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video. Ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at ni Kalinga Prab. Huwag po natin kalimutang isubscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, Public Information Officers po ng Karepa Group, and at the same time, proud member po ng Kalingap OFW Organic Sponsors or Team Coos. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!